Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga pako, dahon at mga batong kulay itim na nadatnan ng ating ka-TH sa lugar na kanilang hinuhukay. Ang larawang ito ay kuha ng ating ka-TH sa aktual na pako na kanilang nahukay sa lalim na 15 talampakan. Para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka o humingi ng aking opinyon sa mga kakaibang bagay na inyong natagpuan, maaari ninyo itong ipadala sa aking email na elmozugwalt@gmail.com. Base sa itsura ng pakong ito na hawak ng ating ka-TH sa kanyang kanang kamay, masasabi ko na ito ay nasa sukat na 2 pulgada. At dahil sa tagal nitong nakabaon sa ilalim ng lupa, kita sa itsura nito ang kanyang kalawang. Ang aking opinyon at nalalaman tungkol sa mga pako na nakabaon sa napakalalim na bahagi ng lupa, ito ay nagpapahiwatig na ang butas ay dating isang tunnel na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang pansamantalang taguan. Ito yung mga pako na kanilang ginamit sa mga troso na dating sumusuporta sa kanilang tunnel. Dahil sa dumaan ang napakahabang panahon, ang mga troso ay nabulok at bumalik sa pagiging lupa. At ang tanging natira ay ang mga nangangalawang na pako ng mga ito. Sa kanilang patuloy na paghukay, ay nadatnan naman nila ang napreserbang dahon na ito sa lalim na 24 na talampakan. Base sa aking pagsusuri sa itsura ng dahon na ito, isa itong napakalaking uri ng dahon. Parang mas malaki pa ang sukat nito dito sa kanang kamay ng ating ka-TH na kumuha sa larawan na ito. Dahil ang dahon na ito ay hindi sadyang inukit ng mga sundalong Hapon, ito ay nagpapahiwatig na ang layer o kasalukuyang bahagi na hinuhukay ng ating ka-TH ay disturbed soil. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang ibig sabihin ng disturbed soil ay ito yung uri ng lupa na hinukay ng mga sundalong Hapon at muli nila itong ibinalik para matabunan ang butas na kanilang hinukay. Ngayon, kapag nananatiling disturbed soil ang iyong kasalukuyang hinuhukay na uri ng lupa, isa lamang ang ibig sabihin ng bagay na ito. Ang ibig sabihin nito ay nananatiling nasa tamang landas ang lugar na iyong hinuhukay. Kaya sa madaling salita ay ipagpatuloy mo lamang ang iyong paghuhukay. Sa kanilang patuloy na paghuhukay ay muling may nadatnan ang ating ka-TH na kakaibang bagay at ito ay mga batong kulay itim. Pero base sa aking pagsusuri sa larawan na ito, parang hindi ito bato kundi mga piraso ng semento. Kung ito ay semento, malamang ay ito na ang treasure seal o panghuling layer bilang harang sa kinalalagyan ng nakabaong deposito. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Jerry Obshal na tiga Toledo City, Cebu. Shoutout kay ka-TH na si Tansky Official. Shoutout kay ka-TH na si Alex Publico na tiga Cagayan Province. Shoutout kay ka-TH na si Bong Canto. Shoutout kay ka-TH na si Tim YTV. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.